this vlog. If this is your first time to visit this channel, kindly click the bell button below this video and please subscribe. So today I'm gonna be sharing to you the three things that I have taught my kids, which I will never regret for the rest of my life. Meron akong kasamang props at extra. Ayan, nagkakamot siya ng kanyang ulo. Okay, this one na lang. Okay. Say hi to them. Hi! You wave your hands. Hi! A flying kiss. Mwah! Okay, say bye-bye. Bye-bye. Oh, you play there, anak ko. Okay. So, ano tong tatlong bagay nito na nais kong ibahagi sa araw na ito? The first thing is routine. Ito yung routine na sinasabi natin na magiging way of life nila when they grow up. So all of my kids now, they're on their formative years. Ang formative years po ng bata is 0 to 7 years old. So ang panganay ko is 5, ang pangalawa po ay 3, at ang bunso ko ay 1 year old. So all of them are on their formative years. So kung ang mga anak mo ay nasa age na ganyan, okay, I hope this video is gonna help you. So routine is the first thing that I have established my kids. Even in their studies, okay, meron silang bedtime routine na kailangan nilang mag-aral, mag-Bible time, mag-pray bago matulog. When they wake up, meron silang kanya-kanyang gawain. Alright, so in this routine, pwede rin natin i-inculcate called accountability, responsibility, and duty. So, yung dalawang anak ko po, yung panganay at pangalawa, may kanya-kanya na silang part. May taga-ayos ng toys, may taga-sweep ng floor, may taga-ayos ng bed. So, just simple things that they can do can establish their routine. Maalala ko po yung lola ko po noon. Nung bata pa ako, lagi niya akong sinasabihan na ayusin ko daw yung bed ko bago ako lumabas ng bahay or bumangon or umalis ng kwarto pagkagising. And yan, nakalakhaan ko na lang na hanggang ngayon, pag bumabangon ako, gusto ko maayos ang bed. So, I can really prove that. Kaya gusto ko rin yung ibahagi sa aking mga anak. And now, my first child is 5 years old. I am really happy na nagagawa po niya yung kanyang simple bedtime routine. Sa paggising hanggang sa pagtulog. Alright? So, the second thing that we can teach our kids is time frame. Ang kahalagahan po ng oras. Ako po bilang OC, may pagka-obsessive compulsive, natutunan ko rin po within this 5 years of parenting na kailangan kong bigyan ng time yung aking mga anak sa mga bagay na itinuturo ko sa kanila. At first, they won't be able to do it perfectly or the way that I am expecting them to do it. Pero, in the long run, napapractice naman nila. And when we teach our kids about time frame, they would learn also to appreciate patience as a virtue, as a discipline, and the beauty of waiting. Sapagkat na-appreciate nila na lahat ng bagay ay mayroong oras na kailangan sundin. So they have the time for eating, they have the time for playing, so they cannot watch whatever they wanted to watch unless they have watched educational videos first. So meron tayong time routine, meron tayong time frame sa bawat bagay. Kahit manood sila ng YouTube, we will gonna have to give them 10 minutes only. Kasi sinabi namin, oops, 10 minutes is over. Pag kailangan nilang ibigay na sa amin yung cellphone, something like that. So, ang time frame na yan, mahalaga din yan para ma-discipline sila sa kanilang mga ginagawang bagay. Hindi pwedeng laro na lang all the way. Hindi pwedeng kain na lang all the way. Dapat it's time for eating, it's time for playing, it's time to take a bath. So whenever I call my kids and we have to do something or some activities, I always say, hey, it's eating time, it's bath time, it's sleeping time. Because they have to respect, they have to honor, they have to learn the value of time. They grow up, they will have the less tendency to waste time. Sapagkat bawat oras ay meron dapat nakalaan na ginagawang may katuturan at mayroong kahalagahan. Hindi lang kung ano-ano para masayang ang kanilang oras.
we can teach also them stewardship through giving them time frame na ang oras ay regalo ng Diyos na kailangan nilang gamitin ito sa tamang paraan at hindi ito dapat sinasayang. Ayan. So, ang pangatlo na tinuro ko sa aking mga anak, I hope it also helps other parents, especially younger moms like me. Ito po yung sinatawag nilang constructive criticism. So, sa mga bata, it's normal for them na maging masyadong candid at honest at straightforward. Kung ano yung nakita nila sa'yo, kung ano yung ayaw nila, sasabihin lang nila yun right away. So, if we will not teach them the right way to criticize, which is a constructive criticism, the art of constructive criticizing someone or something, then they're gonna have the tendency to become judgmental. Magkaiba po yun. When we criticize someone, but in a constructive way, hindi po yung pagiging judgmental because we are trying to help the person, we are trying to say it nicely, we are trying to have the kind of good motive. Hindi para i-degrade yung tao, kundi para i-lift up siya for his betterment and welfare. So, itong mga anak ko, I taught them constructive criticism. One time, na bagong ligo ako, ang sabi ni Sam sa akin, "Ma, you are so sexy." And then, nagulat ako, "Huh? Sexy ako?" "Yes! And you are so beautiful." "Wow! Thank you, anak." Then, alam niyo po ang sagot ni Sam? "Because you took a bath. You take a bath always, mommy, ha?" Okay, constructive criticism. Ayaw niyang ma-hurt yung feelings ko na hindi ako maganda pag hindi ako naliligo. Kaya nung naligo ako, right away, tinuri niya ako, okay, at sinabi niya yung weak point ko na kailangan ko daw maligo lagi-lagi. Kasi minsan hindi na ako nakakaligo sa tamang oras, gabi na kung minsan. Alright, so yung pangalawa ko namang anak, one time, kinomb niya yung anak ko. Ay, kinomb niya yung buhok ko, I should say. Tapos sabi niya sa akin, "Mommy, you are so busy. Your hair is so messy." Sabi niya. So, ang nice, ibig sabihin ng anak ko is wala na daw ako time magsuklay ng buhok. So, instead of saying na nagpapabayan na ako sa sarili ko, sinabi niya, "You are so busy. Okay, let me comb your hair. This is kinombing yung hair ko." And sabi niya sa akin, "Mommy, you are gorgeous." O, diba? So, napakasarap na tuwan natin yung mga bata how to constructively criticize and how to appreciate also. Because when we teach our kids to appreciate, they will never learn how to condemn. Hindi sila mangongondemn, hindi sila magiging judgmental. However, they would say the right thing to lift up someone else. Okay, so I hope those three things are very helpful, especially for those moms out there. Proverbs 20:6, we have to train up our child in a way they should go. For so that when they grow up, they will not depart from it. Anong ibig sabihin niyan? Hindi sinabi ng salita ng Diyos na we have to train our children in the way they go, but in the way they should go. Because in Proverbs 22:15, ang sinasabi ng salita ng Diyos, foolishness is in the heart of a child. So natural lang po na foolish, natural lang po na may folly sa ways ng bata because they're immature of their maturity and their lack of ability to make good decisions. However, as parents, we are here. We are there for them para ituro sa kanila what is the right way. What is the way they should go. Kaya napakahalaga po na parents are there with their kids para magabayan po sila at matutuhan. Okay, so that's not a promise na makliklaim natin. That's a challenge for us to do. Kailangan, we have to train our children in a way they should go. So, God bless you today. I hope that the word of the Lord could encourage you. And as moms with a lot of kids out there, congratulations. And God bless you as you raise your children. I really admire you dahil alam ko po ang hirap ng mag-alaga ng bata.
And I wanna tell you today, hindi po kayo nag-iisa. I'm interceding every one of you who have children. In my prayers, I ask God's wisdom to guide you as you raise your children. See you again in our next vlog. Again, please don't forget to subscribe. You may share it to other moms for them to learn also the value of teaching their kids. God bless you today. Again, this is Sheila. Goodbye at ingat po.